now for your San Antonio Spurs! Of it, plays it in, Spurs by Seth again. He's one of those guys, he falls in that category. The only way you're going to stop him is to keep him catching the ball. How about that play? Down, Collins, that's a fly. Welcome back sa akin channel, mga ka-Spurs at mga ka-teammate. Trae Young, hindi nakaporma kay Murray. DJ, in-unlock na ang kanyang pang-11 triple-double sa season na ito. Kung hindi ka pa subscriber ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para on rhythm ka sa mga bago nating video. Here we go! First quarter pa lang, maagang deadly from downtown ang Spurs. Sabay-sabay ang pagputok nila Keldon Johnson, Devin Vassell at Doug McDermott as well as DeJounte Murray. Pero naibaba ng Hawks ang double digit deficit na ragasan ng Spurs into single digit pagdating ng second frame. Sa Atlanta, although tahimik pa si Trae Young, ay kumakamada naman sila Hunter, Danilo Gallinari, at Clint Capela underneath the hoop. Natapos ang first half, 73-56 with the first buzzer beater and first 3-point shot made ni Jakob Poeltl in his career. Sa third quarter, unti-unting tinapyas ng Hawks ang namamagang abante ng Spurs sa kanilang 8-0 run late in the third quarter. Pagpasok ng fourth, kung paano sinimula ng Spurs ang game, ganon din tinapos ng Spurs ang larong ito, 136-121. Bad news, naka 14 turnovers ang Spurs sa game na ito. Buti na lang, malaki ang lamang. Kundi, makakapekto ito ng malaki sa endgame if ever na-close ang game. Good news, 55.6% ang Spurs sa field with 46 in the paint. 56.3% naman from behind the arc. Nakapag-record ang Spurs ng 37 big assists. Wow na wow talaga yan. 15 dyan, galing kay DeJounte Murray. Hindi rin masyadong problema ang free throw with 18 out of 21 and that is 85.7%. Maganda din ang depensa ng San Antonio dahil nakapagtala sila ng 11 steals at 4 blocks. Grabe ang nilaro ng Spurs offensively and defensively. Sa ugly naman, Lonnie Walker IV na parang kakagising lang at biglang bangon na hindi alam kung anong uunahin gawin. Ang result, error at na-anticipate ang mga galaw nito. Isa pa sa ugly ay si Zach Collins. Sa 17 minutes ng nilaro nito ay naka 5 points, 4 rebounds at 2 assists lamang ito. Medyo bumigat ang galaw ni Collins dito at wala masyadong punch sa poste. Overall game, grabe ang confidence, intensity at positive mentality ng Spurs dito. Sa kabila ng pagkakatrade ni Dwight ay nag-step up naman ang buong team emotionally and physically. Credits din kay Devin Vassell na isa sa nakatulong ni DJ sa opensa na kumamada ng 20 points at 5 boards. Kakaiba din ang pakiramdam ko kanina. As in, positive ang feeling ko. Even though nakalapit ang Atlanta within 8, ay kalmado ako at hindi naman tayo pinahiya ng Spurs today. Dahil sa point na nagahabol at lumalapit ang Hawks, ay may sagot agad ang silver and black. Solid din yung 6 out of 8 from outside the arc ni KJ. At dalawa sa mga tres nito ay very tough at crucial para ibaon ng Hawks sa game na ito. Depensa ang isa sa nagpanalo sa Spurs. Kung iche-check natin ang stats ni Trae Young sa match na ito, 18 points, 11 assists at 2 out of 8 from the parking lot lamang si Trae Young. Napakababa niyan mga ka-Spurs at mga ka-teammate. Kung titingnan natin ang regular stats nito, ito ang katunayang maganda ang pagtao ng Spurs sa kanya. Lalo na sa dalawang bumantay kay Trae Young na sina DeJounte Murray at Josh Primo. Dahil sa paralyze ang opensa ni Trae Young, ay bumaba ang intensity level at momentum ng Atlanta Hawks, dahilan kaya hindi na nakahabol pa ang Atlanta sa San Antonio. Balance score ang mga players ngayon. DeJounte with 32, Johnson 26, Poeltl 12, Vassell with 20, at 13 naman kay McDermott, as well as Josh Primo coming off the bench with 13 points with 3 triples. Speaking of triple nga pala, congrats kay Jakob Poeltl sa kanyang buzzer beater long 3
kailan kaya mauulit? Sa February 13, haharapin ng Spurs ang New Orleans Pelicans, 8 AM Philippine Time. Hindi ito maaaring spoolin ng Spurs. Although injured pa din si Zion Williamson, ay may CJ McCollum naman na alam natin na scorer since nasa Blazers pa lamang ito. Shoutout sa iyo, 3 points, at kay ka-teammate Tropang Harvester. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, and that's it. Maraming maraming salamat po, and see you sa next episode. Saves right to Murray. There's no one to throw it to. And DJ takes advantage of it, lays it in, Spurs by seven. Again, he's one of those guys, he falls in that category. The only way you're going to stop him is to keep him catching the ball. How about that play? Back out, Collins, it's a fly. And